Atlas guys, nag-ulan na rin. And sa katagal-tagal ng init ng panahon, at ngayon nag-start na mag-ulan. And maganda to guys no, na panahon, kasi pag ulan, pagbasa ang paligid, maginaw, at saka ito na rin yung panahon na meron na naman tayong makukunan ng mga duck niya. Ito guys yung mga outdoor pond ko. Yan, mga reef tub lang yan. Okay, so pag tuloy-tuloy ang ulan, oh, lagi umuulan, itong mga reef tub na to, mayroong possibility na mag-overflow. So, ang ginagawa ko minsan, nabuwas-bawasan ko yan sila ng tubig, no, para hindi mapuno ng tubig, at saka para hindi mag-overflow itong mga outdoor pond ko. Pag ganito guys, maulan, mayroon na naman tayong live food, no, which is yung duck niya. And kapag ganito guys, ang ulan, no, madali lang maghanap ng duck niya. So, nandito lang sila sa paligid-ligid natin. Hindi na natin kailangan magpunta pa sa malayo kung nandito lang sila sa paligid. Pag nagtuloy-tuloy guys ang ulan, o, minsan ito hindi na natutuyo. Ganyan na yan siya. And ano nangyayari dyan guys, minsan nagkakaroon niya ng duck niya. No? Mostly doon talaga guys, no, sa daanan na yon, yung mga ganyan, no? No, yung mga paddles na yan. Nagkakaroon niya ng duck niya doon sa daanan kapag ang ulan ay tuloy-tuloy at wala ng tigil. Yung mga tubig na yan, mga 2 to 3 weeks, no, kapag ang ulan ay tuloy-tuloy, nagkakaroon niya ng duck niya. Minsan titigil ang ulan, probably siguro mga sa morning titigil, pagkahapon uulan na naman, no? And probably magtigil din siya ng the next day, magtigil siya, pero the next day na naman uulan na naman siya. So ganun lang na ano, no, na frequency ng ulan, and minsan nagkakaroon niya ng duck niya dito sa mga daanan na to. So later, no, after probably kapag nagtuloy-tuloy mga 2 to 3 weeks, mag-check natin dito sa mga mud paddles na to na magkaroon na sila ng mga duck. Mayroon na naman tayong live food source, which is yung duck niya, no? Kasi ngayon mag-start na, simula na ang ulan. Ayan, so probably sana tuloy-tuloy na tong pag-ulan. Oh, and maganda din tong pag-ulan guys, kasi yan, nabubuhay na naman yung mga halaman, buhay na naman yung kapaligiran natin, no, compare sa tig-init, no, masyadong init, medyo natutuyo ang mga kanal, okay, and mostly namamatay yung mga tanim kapag sobrang init. So maganda itong tig-ulan ngayon. Pag ganito guys, tig-ulan, mostly ang problema, no, sa mga outdoor pond, minsan namamatay yung mga alaga natin. So anyway, hopefully walang mamatay sa mga alaga natin, and later check natin itong mga pond natin, no, mga outdoor pond, kung totoo ba talaga kapag umulan namamatay yung mga isda dito sa mga pond na to na nilagay ko dito sa labas. So dito sa mga outdoor pond na to guys, mostly nilagay ko dyan ay guppy. So yan, guppy, and dito molly. Doon din ay guppy, molly, saka mayroon ako dyan mga blue polar. Ayan, so nandyan mga blue polar. So natatamaan din yan ng ulan. So later, check natin kung nakakasurvive ba itong mga molly or guppy kapag naulanan sila. So ayan guys, sana tuloy-tuloy na to ang ulan, and sana magkaroon na rin tayo ng mga live food para sa ating mga alaga, mga isda. So kung bago pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to click like and share. At kung gusto mo matuto paano mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching, and see you on my next adventure.